O ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, si Moises ay bumaba ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga tao nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas ng bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin
na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki na nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupahing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Ang Panginoon ay sumain niyo. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim nang isang butil ng mustasa sa kaniyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi,
Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napapamaguran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago po ang lahat, nais nating welcome, ating batiin si Father Joseph Salando, ang Rector Pot Cura Paroko ng Diocesan Shrine ng Nuestra Señora de Salvacion sa Horoan, sa Diocese ng Legazpi sa Albay. Kaya welcome uli sa Quiapo, Father Joseph. Palapakan natin si Father Joseph. Madalas naman po hindi talaga, kung tutusin, bisita, kundi bahagi na rin natin siya sapagkat madalas din po nagpupunta dito sa atin sa Quiapo si Father at mayroong ugnayan na rin ang ating simbahan sa kanila sapagkat napakalakas din ng debosyon sa mahal na pong Jesus sa Sareno sa kanilang lugar, lalo na sa kanilang diocese. At sa isang buwan ay pupunta po doon bahagi ng pagdiriwang ng kanilang kapistahan ang pagdalaw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal natin na maging makabuluhan, maayos, ligtas, at higit sa lahat, mabiyaya ang mga gawain sa darating na kapistahan. Ang Birhen ng Antipolo at ang Nazareno ay parehong dadalaw po sa simbahan ni Father sa Horoan, na kung saan malakas din ang debosyon sa Nuestra Señora de Salvacion, na siyang patrona din ng kanilang diocesis. Kung kayo po'y pumapasok sa simbahan, natitiyak ko na mapapansin ninyo na may estatwa ng isang bata na siyang sasalubong lagi dyan sa Puerta Mayor. Isang batang may dalang alkansya. At alam natin na ang batang ito ay tanda ng pondo ng Pinoy na pinasimulan ng ating dating arsobispo, Gaudencio Cardinal Rosales. Ang estatwa ng batang iyon ay lumalarawan kay JJ, isang bata na masigasig na nakilahok sa pondo ng Pinoy. Ngunit sa murang edad ay binawian ng buhay dahil sa sakit. At alam natin na ang sa pondo ng Pinoy, ang kasabihang pinamulat ni Cardinal Rosales ay anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, ay puntang langit. Anumang magaling, kahit maliit, basta malimit,
ay puntang langit. Sapagkat alam natin yung sa pondo ng Pinoy ay kahit may 25 lamang, araw-araw, 25 sentimo, araw-araw ang ihulog mo, ito ay sapat na. Siguro nga sa simula, baka nga sa atin siguro, wala nang pumapansin sa 25 sentimo. Siguro kung makita mo yan sa daan, di ba sa atin eh, hindi nga siguro pupulutin na yan. Dahil para sa atin ay mistulang walang halaga na ito. Ngunit sa diwa nga ng pondo ng Pinoy na hinango sa Ebanghelyo, kahit yung parang walang halaga na, kahit yung napakaliit lang, ngunit kung ito'y lalakipan, lalo tigit ng pananampalataya, ito ay sapat na sa kaharian ng Diyos. Kaya nga't napansin natin sa kwento ni Jesus Nazareno, sa mga talinghaga niya, pinapakita niya na kahit maliit, katulad ng lebadura, katulad ng butil ng mustasa, sapat na. Kaya nga sabi niya, kung ang pananampalataya man natin ay kasing liit lang noon, sapat na yon, lalaki na yon, lalago na yon, mamumunga na yon. Sapagkat sa bandang huli, hindi naman talaga yung paggawa natin, kung hindi yung pakikibahagi natin ang mahalaga sa Diyos. Ngayon, yung sinimula ni Cardinal Rosales, nung umpisa po ako ang kanyang kalihim nung siya'y dumating dito nung 2003. So, 20 taon na po ang nakakalipas. Hindi ko lang po alam ngayon ang eksaktong figure, pero bilyon na po ang halaga mula sa mga 25 sentimong hinulog natin. Sapagkat anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, puntang langit. Sapagkat sa bandang huli, hindi lang yung ginawa natin, lalo na sa mata ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-alala kung sabihin mong, wala naman tong gawa ko, maliit lang to. Kumpara sa mga ginagawa ng ibang tao, kumpara sa ginagawa ni Mother Teresa, sa ginagawa ni Padre Pio, yung dasal ko naman, kumpara sa dasal ni Santa Teresa. Hindi po, hindi ho nadadaan yan sa palakihan, pabonggahan. Ang mahalaga ay ang taus-pusong pakikibahagi. Sapagkat sa bandang huli, hindi yung gawa natin ang magpapalago nito, kung hindi ang biyaya ng Diyos. Ulitin ko po yun. Ang magpapalago po, hindi yung ginawa natin, kung hindi ang biyaya ng Diyos. Kapiranggot lang yung gawa natin, pero mahalaga yung pakikibahagi natin. Ngunit sa bandang huli, ang biyaya ng Diyos ang siyang iiral. Ang hiling lang ng Diyos, makibahagi tayo. Kaya nga sa unang pagbasa, nagalit ang Diyos sa mga Israelita. Iniwan lang sandali ni Moises. Pagbalik ni Moises, sinasamba na nila yung gintong baka. Ang hiling lang ng Diyos, makibahagi kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, ako na ang bahala sa lahat. Ngunit matigas ang puso ng mga Israelita. Yun na lang ang hinihiling ng Diyos. Makibahagi kayo at magtiwala kayo, kahit maliit lang yan. Huwag sana tayong gumaya sa kanilang pagkakamali. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola. Nung nagpunta po ako sa Roma, no? At pumunta po ako doon sa kanyang simbahan, no?
natagpuan ko kasing tangkad ko lang ho si San Ignacio. No? Maliit lang ho pala si San Ignacio. No? At nung nagsimula din ho siya, sinong mag-aakala na yung kanyang adhikain na ipalaganap ang mabuting balita, panibaguhin ng simbahan, gumawa ng mas maigting na pagmimisyon. Sino mag-aakala na ang sisimulan niya ay lalago? Ganda nga ng pangalan niya, Ignacio. Sa English ay to ignite. At talaga namang pinagliab niya at pinagliwanag niya. At simula sa kakaunti, katulad ni Jesus sa Sareno, nag-umpisa sa 12 alagad na lumago ang ating simbahan, ganun din si San Ignacio. Mula sa iilan lamang magkakaibigan, ang kanyang orden, ang Society of Jesus, ang mga Hesuita, ang pinakamalaking samahan ng mga kalalakihang relyoso na ngayon ay mga misyonero, dalubhasa, at tagapagpalaganap ng mabuting balita. Anumang magaling kahit maliit, basta malimit ay puntang langit. Nawa, ganito rin na maging alay natin sa Panginoon, sapagkat sa bandang huli, hindi ang gawa natin, kung hindi ang biyaya ng Diyos ang magpapalago nito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Inamahal ko mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagkumbabang loob na panalangin, lumapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating tugon, Panginoon Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ang bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumaon na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan.
iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pahagahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunitan namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ignacio de Loyola, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo ang ating Panginoon. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
ang sa amin kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na August 3, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin sa pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at maraming salamat sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Lalo na ngayong panahon ng kalamidad, ang ating pong simbahan ay umaabot at tumutulong sa ating mga kapatid na apektado ng mga kalamidad at hari nawa sa pagdalaw din po ng ating mahal na pong Nazareno sa Albay ay ang ating DPRM at SSDM ay maghatid hindi lang ang imahe ng ating mahal na pong Jesus Nazareno kundi ang tulong din ng mga deboto ay umabot lalo na sa mga naapektuhan ng bulkang Mayon. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin hindi lang maging madasalin, kung hindi maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. Ang biyaya ng Diyos, ang tunay na umiiral, makibahagi tayo kahit maliit na gawain at ito ay mamumunga dahil sa kanyang biyaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.